nangarap si Kuya Laki na magkaroon ng ambulansya, natupad niya yun. Kapag bayan ang may gusto, bayan ang masusunod. Kaya napakalaking bagay po talaga ang pagkakaroon po ng libreng tubig sa amin. Napakahirap ng buhay ng Pilipino. Laking pasasalamat talaga namin na nagkaroon ng libreng sakay. Kung sa aming kinikita, kulang pa ho na pang ano sa aking mga anak at apo. Kaya yung libreng sakay, malaking tulong po sa amin yun. Wala naman po kami ng pera. Ayoko pong mangako, pero tandaan po ninyo, sisikapin natin abutin ang ating pangarap. Oo, napakaganda, di ba? Yung nga po, Congressman, alam kong napakagulo po ng politika, di ba? Kaya kung minsan hindi natin maiwasin yung mga death threats o kaya'y baka mamaya sasabihin nila para lang kumatras mga dirty tactics. Yung mga gano'n, di ba? Kami ng pari. Susuulan ka para lang kumatras ka na lang. Ano, di ba? Sisiraan ka, whatever. Paano nyo po ma-handle yun? Actually, naging ako naman po sa aking experience sa politika, talagang may mga intriga, talagang may mga ganyan mga issues, kung ano, mga battle. Paninira. Luckily, ang paninira naman sa akin ay masasabi ko na hindi naman, wala silang kayang isira na masasabi mo na may personal na bagay. Wala naman silang mahagilat, di ba? Wala. Actually, yun po yung kayamanan ko. Wala naman po ako kinuha sa bayan natin. Right. Ano po lang, malinis po ako. Ako po naman, aking pamilya, malinis din po. Sa magalit-salita, ako po naman ay kandidato na malinis ang kandidato, malinis din po ang aking pamilya. Mm-hmm. At ako po naman na bilang sa aking panunukulan, napatunayan ko rin po na may mga pagkakataon din na may mga intriga na sa tingin ko na handle ko yung issue. Yes. Kagaya ng issue na bata po ako. Ayun nga, ang bala, ang batang bata. Hindi lang po bata, talagang napakagwapo. Kaya sabi ko, naku, pwede pang artista. Naku, kukunin talaga natin. Sigurado kukunin ko siya. Isasabi mo sa iyo ang pelikula. Yes. May karagdagan akong tanong. At yung mga anak niya. May karagdagan akong tanong about doon sa paglilingkod. Yes. Kung Congressman, kasi sa dami ng mga na-interview na namin ng mga politician, minsan hindi mo nila masagot kung ano po talaga yung paglilingkod. Katulad po ng nangyayari na pag nananalo na po ang isang politiko, ay wala na, hindi nakikita na ng mga kanyang mga kababayan na dapat naglilingkod siya, di po ba? Hindi man sa mga material na bagay, pero pwede naman silang sumuporta sa ibang bagay. Kasi pagka-election daw po, halos suyurin yan hanggang sa kaluluduluhan, maabot lamang sila. Pero pag nakaupo na daw po ang isang politiko, hindi na daw po nakikita. Pero ang ibang ating kongresman. Ano po ang masasabi niyo sa katanungang itinatanong din namin sa ibang mga politisya na katulad niyo? Totoo po yung sinabi niyo at may dadagdag pa po ako sa sinasabi niyo. Na sa tatlong taong kong panunukulan bilang pansiyan, tinignan ko lamang po ang politika. Nakita ko po na naniniwala po ako ngayon na may mga politiko, hindi naman natin nilalahat. May mga politiko, ulitin ko po, hindi ko po naman nilalahat. Okay. May mga politiko na ayaw po nila po masensyo may hindi. Sarili muna. Pagkos gusto po nila, padamihin pa yan. Mm-hmm. Bakit? Bigyan mo lang po ng 2 kilong bigas ang mahirap, boboto ka niya. Ayun nga po. Bigyan mo lang ng pera, konting pera, boboto ka na yan. Bigyan mo lang konting bagay, Yun. Kung walang mahirap, sino pa po ang sasama sa amin? Tagalit salita, sinasamantala po ng mga politikong mga nananamantala na ang ating kahirapan. Pero palagay mo po ba lahat ng mga mahihirap ganun naman na pwede silang ako po, sa ngayon, naniniwala po kung magagaling na ngayon. Magagaling na. Magagaling na sila. Sinasabi ko dun sa mga speech ko. Pag may darating sa inyong mga politiko, bibili ng inyong boto, kunin ninyo pera. Bakit hindi? Pero, bigay niyo sa akin. Totoo yan. Ito lang po. Kung ayaw po ninyo, hatin po tayo. Kunin po ninyo ang pera, pero ang boto po ninyo, ayaw sa puso sino yung alam nilang kasi tatandaan ninyo, ang solusyon sa pera, ang pera yung uubos. Pagsamantala lang yun.
Tsaka kapag ka mga politiko na mumuhuna ng masyadong malalaki, ibig sabihin yan, pag naupo yan, babawi yan. Mm. So, ibig sabihin, naniniwala ako, aaminin ko sa inyo, may gastos ako ngayon na hindi ko po ninakaw. Pero malinis, pero pinaghirapan. Iniinda ko po ang bawat gastusin ko ngayon. Pero sapat, yung tama lamang para may paglaban ko ang karapatan namin pala ito. Tama. Kung ito ang paraan para makuha natin ang paglilingkod para sa bayan, sige po, payag po akong gumastos. Pero hindi para gumastos na katulad na para akong binibili ko na kababayan ko. Kapag ginawa ko po ito, ibig sabihin, pag nanalo po ako, ako na po ang makikinabang, hindi na po bayan ko. Ako po iba. Konting pera para manalo, pero pag nanalo po ako, bayan ang mananagana. Ayun, kasi po, may nagsabi sa akin na yung mga iba pong mga kandidato ngayon, hindi na balik iubos nila yung mga pera nila, uutangin pa nga nila eh, para lang may panggasto sila. Pero later on, pag sila naman ang nanalo, ayun, kung ano yung pundong na ibigay sa kanila, eh, pagbayad na lang ng utang nila, yung sasana na yun ay pangsilbi sa mga tao, kay kung ano mga proyekto na ano, diba? Ayan. So, diba napaka-pangit yung gano'n, diba? Yan po yung, sistema ng politika na dinagtabunay. Hmm. Dinagtabunay, yan ay yung sistema. Ako po naman, kung may mananalo, iba na yung plano ko. Naniniwala ako, may problema ko ang bayan natin. Para po sa alaman ninyo, nasa 80% po ang sa depressed area. Mm-hmm. Kasama na rin po yung mga underpaid ng mga employees. 80% ng mga kapamamayan ng Mutan Lupa, o maging siguro sa Pilipinas, 80% po ng trabaho. Tama po yan. Tama, kailangan po tayo. Para alam po. Ayan, o teka naman. Diba? Ayan, ilan pa lang yung patikim pa lamang yan ni Congressman sa atin. Oo, marami pa po siyang pinakinig pa lang. Marami siyang ibabahagi sa atin at i-broadcast about his projects na na-implement niya nung siya po ay konsehal pa lamang. Ayan, samantala oras po natin, dalawa pong alauna, medya ng hapon, at bibigyan po natin ng daan ang ating himpilan para sa ilang paala. Ayoko pong mangako, pero tandaan po ninyo, sisikapin natin abutin ang ating pangarap. Lahat po ng aming hilingin dyan, malaki man o maliit na bagay. Ay, naibibigay niya kaagad. Hindi ka po nyo, binigyan po kami ng uniform. Tumutulong siya nang hindi siya nagangad ng kapalit. Ang aking pong pangarap ay para sa ating lahat. Pinunta namin yung pasyente, nakahiga pa siya. Matagal na nakahiga. Nagulat sila na kahapon lang sinabi ng hingin ng wheelchair. Kinabukasan, dumating kagad yung wheelchair. Dito sa Muntinlupa, marami na palang nangangailangan ng simpleng reading glass lang. Mangangarap po ako na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan.